taksil si Ninoy Aquino sapagkat inilabas niya itong job. Bakit? Kasi patriotic duty daw natin na bawiin ang Sabah mula sa mga Malaysian. Nangako si dating Binigno Ninoy Aquino Jr. sa Malaysia noong 1983 na ibasura ng Pilipinas ang pag-angkin nito sa Sabah. Kapalit ng suporta nito sa hakbang na patalsikin si President Ferdinand Marcos. Ano sa tingin nyo, isa bang bayani si Binigno Aquino Jr. o isang traidor na ibinunyag niya ang plano ni late former President Marcos Sr. na bawiin ang Sabah sa Malaysia noong 1968? Pero bago natin simulan ang topic natin patungkol sa Sabah, shoutout muna tayo kay Raven at Marcot. Kung gusto mo rin magpa-shoutout, just comment and isa-shoutout kita sa next video. So bilang dagdag impormasyon, panoorin natin ang interview kay Princess Kiran ng Sultanate of Sulu. Question lang po, a clarification on history. Sabi po niyong iba na benta na raw po ang Sabah sa Malaysia. So bakit daw po kiniklaim pa? So is this true? Una, ang may-ari ng Sabah, ang Sabah natibilang sa gobyerno ng sa teritoryo ng Pilipinas because of the Sultanate of Sulu. Okay. So, kung meron man silang pagbibilhan or bibilhin nila ang Sabah, they'll buy it from the Sultanate of Sulu. But my dad was the Sultan of Sulu for since 1986 hanggang 2013. Wala po alam na incident na ibinenta ang Sabah. Alam ko, binibili ang Sabah from him, asking him, he was offered several times of huge amount of money, but he did not accept. Hanggang namatay ng pobre ang tatay ko. We do not have any property but this house of my father. Hindi kailanman kakayanan ng konsensya ng mga kiram na ibenta lang yun for their own interest. Kapag mangyari man yan, na may hindi na sultan ng tatay, my dad has passed away, ako po, ipagpapatuloy ko ang laban ng tatay ko. I will forever stand by the principle of Sultan Jamal Kiram III that Sabah is not for sale. And Sabah is for the Philippines. Noong 1700, inigay ng Sultan ng Brunei ang Sabah sa Sultan ng Sulu. Ito ay niregalo dahil tinulungang magapi ang rebelyon sa Brunei at sila ay nagtagumpay. So bilang pasasalamat ng Sultan ng Brunei sa Sultan ng Sulu, binigay niya ang North Borneo or ang tinatawag na ngayon ay ang Sabah. Fast forward sa taong 1878, pinaupahan ng Sultan ng Sulu ang Sabah sa British North Borneo Company. At nung pinanganak ang Malaysia noong 1963, nilipat sa Malaysia ang pagrenta. Therefore, Malaysia na ang nagpapatuloy na nagbabayad ng renta ng Sabah sa Sultan ng Sulu. Subalit, tinigil ang pagbabayad ng renta ng Malaysia sa Pilipinas noong 2013. Ano kaya ang magiging hakbang ni President Bongbong Marcos sa usaping pag-claim ng ating teritoryo? Ano sa tingin mo, kapatid, kung natuloy ang plano ni Marcos noon na bawiin ang Sabah, ay napapakinabangan na ba natin ang ating mga resources kagaya ng langis sa Sabah? Kung hindi ibinunyag ni Ninoy Aquino, ano ang mangyayari? Sa tingin mo ba ay isang traidor si Ninoy Aquino sa sarili niyang bansa o isang bayani? Ano ang opinion mo? I-comment sa baba at ito ay aking babasahin at pupusuan. Kung gusto mo ang mga ganitong usapin, huwag kakalimutang mag-like, subscribe with bell para lagi tayong updated sa mga bago natin i-upload.